Inilabas na ng Land Transportation Office o LTO ang mga bagong driver's license na may 5 taong validity. May news to go si Mark Salazar. Mark. Hi, Howie. Simula ngayong araw ay 5 years na ang validity ng makukuha niyong driver's license sa LTO. At kung behave kayo sa kalsada, pwede pang ma-extend ng 10 years yan dahil yan yung sinasaad sa batas. Pero kung marami ka ring violation, ay pwedeng umiksi yan sa 5 taon pa pagka ikaw ay pareño na. Pero pinaplan siya pa ng Land Transportation Office yung merit-demerit system na ito, Howie. Kanina sinubukan ni Transportation Secretary Arthur Tugade ang pangako rin nila at ng ahensya na 4 to 5 minutes na proseso ng pagkuha ng lisensya. Yung kay Secretary Tugade, inabot ng 8 minutes ng renewal ng lisensya niya kasi sinadya niya raw talagang maliin yung kanyang proseso, yung kanyang application form para makita rin kung paano aayusin yun. Siyempre, si Tugade naman kasi sa Hawi, wala namang pilang dinaanan. Kaya mabilis niyang nakuha ang lisensya niya. At kaya nung pag-alis ng mga opisyal, sinubukan namin itong promise na ito na 4 to 5 minutes na process sa isang jeepney driver na nagpaparenew. 901 ng ibinigay ni Jeffrey, yung pangalan ng jeepney driver, yung kanyang application for validation. Pumunta siya sa 4 na window at natapos ang kanyang proseso ng 952. So 51 minutes ang hinintay niya. Para kay Jeffrey na jeepney driver, okay na raw yun kasi yung karanasan niya nung nakaraan ay 3 to 4 hours daw ang kanyang pinipila. So ngayon yung 51 minutes, okay na sa kanya yon. Kahit na medyo malayo-layo rin to sa promise na 4 to 5 minutes. Kaya, pero ang problema kasi, itong 830 million process na ito, 830 million pesos na proyekto na ito ng LTO, 265 na printing machines lamang yung kanilang napili para sa 246 na district offices ng LTO. Kaya kahit anong bilis halimbawa magtrabaho ng mga empleyado ng LTO, kung iisa naman ang makina sa kanilang district office, tutukod talaga ang pila ng mga aplikante. At nasa LTO raw ito, ayon dun sa supplier na Dermalog, kung sila kukuha pa ng additional machines, may 3.6 million pang backlog ang LTO na hinahabol o yung mga inisyuhan nila starting October last year ng 5-year validity license pero resibo lang yung naibigay nila. At sabi ni Assistant Secretary Edgar Galvante, LTO Chief, na next week ay ang Metro Manila ay magiging ready na para bigyan itong pasok sa backlog na ito ng license card yung kanilang mga resibo at susunod na yung Region 3 at 4A at 11. At by mid-September, uumpisahan na rin nilang mag-issue the rest of the country. Isa pang pangako ng LTO sa unang bahagi ng 2018 ay maibibigay na rin nila ang kakulangan nila sa plaka bagamat hindi sila nagbigay ng detalye kung ilan pa yung backlog nila sa plaka. Maraming salamat, Mark Salazar.